Welcome to Donmar TV News Channel. Ako, wala akong ano kay Drilon. Pero I distinctly recall that Drilon said something, "Oh, Presidente Duterte, do not tinker with that contract because we will end up paying so many billions of pesos." Senator Drilon, are you one of those who crafted the contract? I'm asking you. Ako, I'm ready to go down. Hindi kita tinatakot. Pero pag bumagsak ako, dadalhin talaga kita. I will. I'm not takot-takot. I'm not challenging you. You just tell the people the truth. You read the contract aloud and see if it is good for the people. But do not fuck with me. Takotin mo ako, billions of pesos. If I go down, you go down. I am ready anytime. I'm ready to be destroyed anytime. But I will also destroy because you destroyed my country. Yan ang kaputahan ng mga mayaman. Yan ang assured income. You lose, we pay. If for any reason it is attributable to us, or we interfere in the pricing, kaso ka agad dyan. Interference. Kayong Pilipino, how many years have you been paying? Nandyan sa ano ninyo, bayad para sa water treatment. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment, ang putang ina niya hanggang ngayon, mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Let's say kayo, walang water treatment, sige kayo, kobra, anong tingin niyo sa amin? Putang! Kayo sabihin ko sa, hindi ako matawag, makita ako kayo. Just make sure hindi tayo magtagpo. Kumutun ko ng naong nila. Huh? Kaya ko yan, ilang beses na. Dito, ilang gago dito. Kumutun ko ng naong. May bodyguard ka? Adi, magbarila tayo. Putang ina yan. If it is time to die, we die. Ganun lang ang buhay. Pero I will go down not without a bang. Gusto ko lang malaman ng Pilipino bago ka matapos. Kailan man yan, bukas, or I may not complete my term. It could be tomorrow, it could be day after. Pag gusto ko lang malaman ng mga Pilipino that may dumaan na presidente who really loves his country. Okay. Ako, masama lang bunga nga ako. Pero magturo kayo ng anong bagay na hindi ko ginawa. Corruption, I'm still at it. I have fired 5 cabinet members, all of them are my friends, for corruption. Give you free education. Mayroon ng hospitalization. May malasakit na. Farmers, when I went there, kayo mga, sarap ko mga NPA, sabi ko, balain ko yung irrigation. Pinigay ko. Ganon ko kayo kamal. Wala man akong ano. Yung opposition na sige na wala akong ginawa. At itong may mga kolumnista na ulol, isa pa yan. They try to speculate about what I'm supposed to. Hindi ko talaga patakbayin yung anak ko. I'm telling Sarah now, again, for the end time, do not run.
Reason ko, maawa ako sa iyo, anak kita. Except for your patriotism, for your love of country, wala kang makuha dito sa presidente na ito unless you go corrupt. Pero kung tinarong ka, ano bang tinarong sa Tagalog? Kung matino ka, wala kang makuha dito. Kapoy lang. The endless trouble, you go there, tomorrow you go to the policeman or lying state. Tapos magtanong pa yung mga gago, Duterte takot sa military, kaya dinubli ang sweldo, kaya maraming cabinet. Putang ina, ulol pala kayo. I was elected by the people. I was not elected by the army or police. Bakit man ako takot-takotin? No, malinis mo yung election ko. I never terrorized. You know, last night, General De Rosario was one of them. Siya yung housing. I asked all the military men there, are you with me? Wala yung kudita-kudita. Baho yan. Are you with me in this fight? Because what I will say this to the end. Kung ano man mangyari. Within the framework of... that's to me economic sabotage. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ng putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Tapos na yan sila. Senyorita, senyora, buang. Sa sine lang yan, sa malala mo kaya. So, kaya mabuti. I had a very, I'm lucky. This must be my lucky day. Lahat ng ano ko, yung talagang representative of the society. Klase-klase yung tao nandyan. So, malaman ninyo. Ito, magulo to. Talagang magulo to. I hope it would not be bloody. I do not want it. I do not want to shed any, even a drop of blood. But this is gonna be really a bloody one. Not really in its figure of speech lang. Kasi yayariin ko talaga kayo. I will see to it na gusto ko makita na yung mga mayaman, yung magpasok naman sa kulungan, basi hindi ka, habulin ko talaga kayo. And do not make it hard for me to do it. Kayong mga telecommunications, dinimanda ninyo ilang palagi yung mga taga-gobyerno na walang kamuang-muang, or either because they really wanted to be sued because you were paid to be sued. Nagdududa na ako tuloy sa mga tao dyan na humahawak na ano. Kaya the vetting of candidates would be... Kaya ako, lahat halos puro military na ang kaharap ko kagabi, including De Rosario. I know him. He worked for me when I was in the mayor of Davao. He was the commander of Task Force Davao. Lahat yan sila kilala ko. All the military men working there are all honest. I can vouch for them. Pero itong better sa ako ha, stricto talaga ako. Stricto magsabi sa iyo na ano, pagka na magkamali ka, basta corruption, out ka talaga. Especially if you are an appointee by the president. Mayroon lang akong marinig. Alam mo yung papel na
mag-abot sa iyo ng isang taon. Hingiin, sige, hingi, sige, balik. Kaya ngayon, sa opisina ninyo, you are the one, write out what you want from the guy, from the applicant. Do not add or take out anything there. Bigay mo sa kanya, look at your calendar, give him a day to come back, and that's it. If he goes back back and forth, four times, that's corruption. Or you are really an indolent, so you do not belong to the government. But kung nasa tama ka, and you are accused, kagaya nitong mga mayaman, they take solace because I will defend you to death. In the same manner, itong mga sundalo, bakit ko hindi dublihin ang sweldo? Tingnan mo ngayon ang Bagyo, sino ang kargador doon? Di police pati sundalo. Pag may naipit, nag-landslide, sino yung digger ko? Sino yung magpalaw at betikot? Di sundalo. Pag naputol yung tulay, sino lalangoy doon para magpakamatay? Di sundalo. Yan ang intindihan eh. Ngayon, naghingi ako ng tulong sa sundalo. Hindi ako naghingi tulong sundalo para mabuhay. At that, you go by destiny. If it's your time, it's your time. Tulong ako for a cause, just to show to the people that we are there for you. So, make that a motto. Bin mustaw, nandito kami para magsilbi sa inyo. If you cannot do that, you resign. But if you can, I'd be happy. I'm grateful, and I think I made the right decision in appointing you. Maraming salamat po.